Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi kailangan ng approval mula sa ibang bansa ang isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ito ang sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza kasunod ng pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na nagde-deliver umano ng building materials sa Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ayon sa DFA, lehitimo ang rotation at resupply missions ng Pilipinas at may karapatan ito sa West Philippine Sea. Abiso naman sa mga motorista, asahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa NLEX August 25 kasabay ng pagsisimula ng FIBA World Cup sa Philippine Arena. Ayon sa NLEX Corporation, partikular na makakaranas ng traffic ang patungo ng Bukawi to Santa Maria. Dahil dito, pinayuhan ang mga motorista na maglaan ng mas maraming oras kung hindi maiiwasang bumiyahe sa Biyernes. Ang mga may hawak na tiket o manonood ng FIBA World Cup naman ay pinayuhang dumaan sa Ciudad de Victoria exit na 100% RFID Plaza at walang cash lane. Tiniyak naman ng NLEX na magde-deploy sila ng mga traffic personnel para alalayan ang mga motorista. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat, Naomi. Lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu, Misaad ug Tabang ngadto sa pamilya nga nawagtangan og panimay sa Barangay Pardo. Mismo ang pangu sa Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan ang misiguro nga adunay tabang madawat ang pamilya Abarquez. Kinihuman natumba ang ilang panimay ni atong Lunes sa gabi atol sa kusog nga uwan. Luwas ra hinuon ang tibuok pamilya human sa kalit nga hitabo. Giklaro sa LGU sa Cebu City human sa ilang pagsusi nga di landslide ang hinungdan sa pagkatumba sa panimay, kundi karaan ug gabok na ang pundasyon sa ilang bahay mao nga nahugno kini. Nakig-alayo na sab ang Cebu City Hall ngadto sa DSWD aron matagaan dayon sila sa tabang ang pamilya. Sa laing bahin, ang kadakuan sa Department of Education sa Cebu City makigtagbo sa mga school head sa Dakbayan. Duha kaadlaw ang mahitabong panagtagbo o planning conference sa Department of Education sa Dakbayan. Usa sa mga hisgutan mao ang pagsiguro nga hapsay og malampuson ang pormal na pag-abli pagbalik sa klase sa pampublikong mga tunghaan sa umaabot nga Agosto 29. Lasayran nga aduna pay kapin sa usa ka gatos pa nga mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan ang aduna pay mga ayuhonon. Wa pa kinilabot sa problema sa kuryente, drainage system, traffic ug uban pa. Nipasalig ang pangu sa local school board nga anda muhatag og materyales pang paayo sa mga guba sa mga tunghaan ang lokal nga kagamhanan sa Sugbo ubos sa kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa iyo, Naomi. Tagang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon.